Magandang gabi nga pala sa inyo lahat na manonood ng vlog ko na ito. Ang iba vlog ko po ngayon ay tungkol sa paggamit, tamang paggamit ng grinder. Gaya ng grinder na, yung grinder ko ito. Itong grinder na ito, kailangan may guard pag ginamit. May guard yan. Tapos meron dito ng ano, handle. Dito may lagay na handle. Oh. May handle yan. Yan ang mga tamang ginagamit sa site. Lalo na pagka nasa ka na, site ka na ng ano, mga maraming safety. Ito pang paggamit dito, kailangan nakaganyan ka, yung hawak mo yung ano. Ito, doon na sa ano, dito kasi sa Pilipinas, kung ano-ano na, kagaya nito, walang guard, walang ano, walang handle, kung paano-paano lang. Pero hindi nyo ba alam na yung grinder na ito, yung grinder na ito ang napakarami naging biktima sa construction dahil na pag hindi tama ang paggamit. Naroong mag-grind yung mga kamay, yung mga braso. Experience ko yan sa dami ng aksidente sa buong taon. Karamihan involved yung grinder saka yung ano, yung drill bit, yung electric drill. Kaya naisipan ko i-vlog sa inyo to, yung dalawang maliit nga siya, pero pagdating sa bilang ng may status na aksidente, lagi involved yung grinder, baby grinder saka yung angle grinder. Ito mga ano, marami. Kahit ako, naging biktima rin ako nito mga nung bata-bata pa tayo, mga araw hindi pa tayo experienceado maigi. Kaya dapat paano tamang paggamit niyan, yung may handle, tapos may guard, tapos pagka nagpapalit kayo ng ano, nagpapalit kayo ng bala, meron talagang pantanggal, nakaipit dito sa ganito. Yung pantanggal nito, ginaganon sa akin, yung tanggal. Tapos, ngayon, mapapansin nyo, ang bala nito, isang manipis, saka isang makapal. Itong manipis, cutting disc. Hindi siya pwedeng pang grind, kasi tatalsik na siya, ano niyan. Spectacle niya, tatalsik. Ito, pang cutting lang talaga yan. Tamang posisyon ng cutting, ganyan. Yung takbo ng ano, kaya mo kontrolin. Kaya mo kontrolin. Hindi pasalungat. Lalabanan ka niyan, doon mapasok ang aksidente. Napakalakas nito pag naipit, inaano. Kaya, ngayon, pagka pinalitan mo na makapal, yun naman yung pang-grind. Nag-grind ka, ano, grind. Tapos, tamang suot ng face shield, saka yung earplug o earmuff. Kasi yung napakaingay nito eh, kasi sanhin ang pagkabingi, pagtanda na, hihina natin ha. Pag nag-retired na yung ano, yung nagiging sanhi ng ano, yung tinatawag ng mga setting, mga decibel ng antenna. Ito nga pala yung isa ko pang i-vlog, yung paggamit ng ano, ng electric drill. Maliit lang to, pero ano rin to, limonyo rin pagdating sa site to, kumapatay ito. So, sa experience ko naman doon sa matagal na, 1992, lead man pa lang ako noon, yung isang Pakistani, isa sa naging tauhan ko doon sa ano, sa ang naging project ko, ang naging binigyan naman sa akin ng bisyur ko na tatapusin namin ng isang taon, yung paglalagay ng railing sa buong building nung ano, nung yung sa ano, yung sa mga malaking makina sa ano, yung cement, Saudi cement yung ginawa namin eh. Bali yan, nadistino sa akin yung ano, yung mga aparato malalaki na may, di ba, na concrete building yun, nalagyan namin ng railing. Ang naging ano namin, yung railing, third floor hanggang lahat ng floor, lalagyan ng railing. Bali, open yun eh, open yun, mga post lang, open. Ang lalagyan lang namin ng railing yun, yung expansion bolt namin yung ano, puro expansion bolt lahat yun kasi concrete eh. Expansion bolt yung plate, yung mga railing may mga plate yun, yun ang itatayo namin doon sa buong building. First floor hanggang 6th floor yata yung nakalala ko yun. Ngayon, ito na yun ang makakaano ng Pakistani sa paggamit nito. Ito kasi pumapalo eh,
pagka lalo na sa simento, pag ginagamit na yung binabalan yung pang simento ganyan, kailangan nasa posisyon ka sa yung ano, yung kung saan siya, kung saan, nandun yung ano mo, yung lakas mo para hindi pag pinalo kang ganyan. Minsan kasi pag naipit kasi yung bala niyan, magtutwist to, ipapalo ka niyan, tatapong ka niyan. Medyo malaki dito yung ginagamit namin. Medyo malaking bahagya dito. Bahagya lang. Tapos ganun nga, hindi niya naipit. Para bang lilo lang siya. Nasipas ang ganun. Ang problema nga, hindi nakakasabit yung ano, yung safety belt niya, kaya tinapon siya dun sa lupa. Alos dalawang buwan kami walang trabaho nun. Ngayon, eto nga, ang ano, ang paggamit niya, ang kailangan, nasa posisyon din, may handle yan. Ano, i-handle ka niya, iipitin mo yung bawat tirada mo. Kung saan siya umiikot, nandun ng pwersa mo para iipitin mo siya ng hita mo para hindi kay palo. Umiipit sa bakal yan, umiipit sa simento. Yung mga bala, yung mga bit nito, ano, mga bit niya. Mga bala niya. Kaya yun lang iingatan natin. Saka yung pag-overhead. Yung overhead nito, iingatan nyo rin. Kailangan lahat na nakapesil kasi yung ribaba ng bakal o ribaba ng mga simento sa mata naman na ano, papalo naman sa mata, titi mo sa mata. Kailangan nakapesil, safety gloves. May pinaka-importante niya, safety belt. Bali, ano, pagkabasa, huwag nyo gagamitin kasi may ground buong ano yan. May experience naman kami ng isang kasamahan ko. Sa yero, na-ground siya, tumilapon din siya. Na-ground siya kasi grounded agad siya pag nabasa. Nakadikit kasi yung ano nito, nakadikit halos sa katawan, lalo na pag luma na. Ito lang ang dalawang mai-vlog ko sa inyo, itong electric drill na may hammered, saka yung grinder. O ganun lang, mga kabakal, mga ka-OFW, mga ano, gustong maging bagong bayani. Ito na, panunod na yung mapag-vlog ko. Nakakapasa tayo sa Koreano. Sige, hanggang sa muli. Tuloy-tuloy naman ang tutorial ko. Bye-bye. Subscribe lang, pagka, ano, yung like, saka yung ano, eh. Sige, bye.